Bumili pala kami sa Shopee ng binhi ng vulva mushroom. So ngayon guys, papadamihin natin to kasi tatlong pack lang nabili namin. So nagtatatad na kami ngayon ng tuyong dahon ng saging. Ayan. So ayan yung mga ingredients guys. Tuyong dahon ng saging, tatadarin mo lang ng pinong-pino. After nating matadtad guys, ayan. So ibababad na natin siya sa tubig. So makikita nyo guys na naglagay kami ng green screen dyan para hindi lumutang yung ibababad nating saging. Ay dahon ng saging rather. So ayan, pinipis-pis na yung ating babad na dahon ng saging. So sa pagbababad guys, 12 hours po naming binabad yan. And then after kinabukasan na yan, no, babad na. So makikita nyo na basang-basa na yung saging. So ayan, pinipis-pis. At ini-exclude na yung excess na tubig. Ayan, nilalagay sa net. Para later on ay papatuyuan na natin siya. So hindi naman siya yung tuyong-tuyo talaga. Kailangan lang talagang mabawasan yung excess na tubig. Ayan, ganyan. So ayan, naluhaluin mo lang siya para mag-evaporate yung excess na tubig. So ganito na guys yung itsura niya. So after ng pagbababad sa araw ng mga ilang oras, ayan ganyan. So dapat kailangan may moisten pa din siya. Hindi siya yung dry na dry, hindi din siya yung basang-basa. Yung sakto lang guys. And then dito na guys tayo sa proper na paggagawa ng binhi. So ayan, papadamihin nga natin yung ating binhi na binili sa Shopee. So eto na guys yung substrate. So mapapansin nyo, yan po yung mga substrate na ginawa po natin last video. And then meron din po tayong dinagdag dyan na rabbit manure. Ayan. So paghahalu-haluin po natin yung tatlong ingredients na yan, no? Para po sa paggagawa natin mamaya ng binhi. Ayan. So ayan guys, so paghahaluin na natin yung decomposed na rabbit manure at syempre yung substrate na ginawa natin last time at yung dahon ng saging. So kailangan natin siyang i-mix ng maayos para magpantay-pantay yung ingredients. Ayan guys, so kung wala naman kayong rabbit manure, so since optional lang din yan guys, pwede din po kayong gumamit ng chicken manure. So ayan guys, sa makikita niyo sa video na inahalo-halo na nikulot yung mga ingredients para magpantay po. Ayan, yung sa substrate at syempre yung sa dahon ng saging. So ayan, imano-mano po natin siyang halu-haluin. So sa paghahalo po guys, kailangan po talaga na pantay-pantay po. Ayan. Ayan, pagkatapos nating i-mix yung mga ingredients, ayan, nakabuo na tayo ng substrate na syempre may kasamang dahon ng saging. So ngayon ang gagawin na natin guys ay magre-repack na tayo. Ayan, pa isa-isa. So paglalagay ng substrate, ayan, siksikin nyo lang yan. Ayan, mano-mano yung siksikin yan kung wala kayong machine. Ayan, mabilis lang naman magsiksik nyan guys, no? Ayan, tapos paikutin yung plastic, parang pagpapaikot niya lang sa'yo nyan. So ayan, pinaikot-ikot na nga niya yan. Tapos guys, tatalian mo yan ng goma, ayan, para hindi mapasukan yan ng tubig mamaya kapag in-sterilize mo. So ayan, inisa-isa na niya hanggang sa maubos yung substrate na kanyang ginawa. Ayan, halos patapos na siya. Ayan, tapos na siya sa paglalagay ng substrate sa mga plastic. So, ayan. Ito na ang kanyang substrate. At kumuha na siya ng steamer, guys. Yung lagayan ng steamer ng puto. Siyempre, wala pa tayong malaking steamer dyan na para talaga sa mga mushroom. Ayan, nilagay niya na lahat yan. Oh, pagkakasyahin niya yan, syempre. Kahit na maliit lang yan, yung steamer na yan, ayan, pinagkasya niya yan, guys. Tapos tatakluban mo, kumuha na siya ng supot, ayan, tatakluban niya yan, ayan.
and then iipitan na parang ponytail. So dito na guys tayo sa may ayan, kalandi mantika. So ayan guys, kalandi mantika guys ang ginamit po namin sa pag steam. Kasi ang laking tipid niyan guys, sobrang laking tipid. Sa mga may used oil dyan o yung mga mantika na nagamit na guys, ayan, bumili lang kayo ng kalandi mantika. Alam ko available na yan sa Shopee. Ayan. So after how many hours na pag-sterilize? Ang pag-sterilize guys ay 6 to 8 hours. Ayan. So i-cool down muna natin siya. So kailangan mapababa natin yung init at temperatura ng ating ginawang substrate. So nagpalipas kami dyan ng isang araw bago namin i-open ulit. Ayan, nilabas na ni Kulot yung kanyang biniling binhi ng vulva mushroom at pinapakita na niya. So ayan guys, kasi kailangan muna natin siyang padamihin bago tayo gumawa ng mushroom. Mas maganda na din yun na gumawa tayo ng madaming binhi bago tayo bago natin itanim rather yung mga mushroom. Or ayan, so ganyan, nilagyan niya lang yung ginawa niyang substrate. So yan, pwedeng-pwede na yan guys after mong ma-sterilize. So ayun, ulitin ko ulit guys, yung pag-sterilize ay 6 to 8 hours para mamatay lahat ng bacteria sa loob at syempre mas makakasigurado ka na safe na at luto na yung mga parang ano, ini-steam mo lang yun eh, yung sa sterilize. So yan, iniisa-isa na niya at nilalagyan niya na ng binhi ng mushroom. So hanggang ano yan guys, hanggang sa maubos yung isang plastic na order. Dito pala sa ginagawa namin guys na pagpapadami ng binhi, ayan, so naka 20 pieces po kami na supot, ayan. So mas maganda na din yun guys na dapat talaga magpadami muna tayo ng binhi kapag ka nag-i-start pa lang tayo sa pagmamushroom. Kasi mahirap din po na nag-order tayo sa Shopee tapos i-mushroom natin agad or i-mushroom plant na natin agad siya. So hindi po natin alam kung magiging successful siya. So mas mabuti pa din talaga guys na magpadami muna tayo ng binhi in case na mapaparami pa natin yung ating vulva mushroom. So dito guys, may 20 pieces po kaming nagawa. So napaka practical na yun sa amin para hindi na kami bili ng binhi. So mahirap din po kasi yun pagdating sa capital, no? Na kapag bumili tayo ng binhi ay itinanim agad, kailangan dapat mapadami muna natin. So makapag-produce muna tayo or makapag-produce man lang tayo ng binhi bago natin siya itanim as mushroom plant. After nating malagyan lahat ng plastic na yan guys ng binhi, ayan. So ililipat na natin siya dito sa incubation area. So dito guys, mag-aantay tayo ng 14 days hanggang sa makolonize ng ating binhi yung substrate na ating ginawa. So dito guys, ilalagay lang natin siya dyan. So waiting lang tayo. So eto na guys yung ating ginawang substrate last time at nalagyan ng binhi. So mapapansin nyo dyan guys na may sapot-sapot na or partially colonized na yung ating ginawang substrate. Pero dahil nga ayan guys, malabo yung ating camera, no? Cellphone lang yung gamit namin dyan at nagre-reflect pa yung araw. Ayan, makikita nyo na meron siyang konting sapot. Pero dito sa may parteng ibaba guys ay hindi pa siya
fully colonized. So ito na guys ang update. So i-update namin kayo after ma-colonize lahat. So thank you so much guys for watching.